Kamusta mga tol? Napanood nyo ba mga tol? Ateneo versus UPH Indonesia, no? Tambakan, tatlong buwan eh. Tirahin na natin yan, pero bago yan, hatsara muna tayo. Focus lang sa goal. Yahoo! Dahil Tambakan, 125-39, sisimplehan lang natin yung breakdown sa laro ito ha. Una mga tol, kung napansin nyo, no? Buong laro, nagpipressure yung Ateneo. Ayan o, kita nyo ba yan? May ilang steal sila nakuha sa larong yun, no? Kasi full court pressure nga eh. And one way to beat yung full court pressure, pababain mo na kagad lahat, no? Lahat ng kakapi mo, no? Tulad ng ginawa ng Indonesia, oh. Pero bigla ngayon dumobol sa likod, yun, agawan na nga, oh. Another way to beat this, ay yung tatayo dyan sa may half court, diba? Sa medyo gitna, diba? Tapos dyan mo ngayon ipapasa, pero hindi pinasa dyan eh. Sa gilid ipinasa, ang layo pa, yun, tapo ng sabaw. Eto pa, tingnan niyo yung ginawa ng Indonesia ha. May tumayo na naman sa may half court, di ba? Para siya tatanggap ng bola eh. Pero kung kaya mo nang ibaba at wala naman nagdo-double team, baba mo na mag-isa mo. So yung ginawa ng Ateneo dito, tao-tao sila na full court press. Pero mayroon mga times na iniwan nila yung tao nila, tulad niya, tingnan niyo, para i-trap yung sulok, di ba? Pero naipasa yan, pero tingnan niyo yung nag-rotate kagad yung weak side para kuhanin ngayon yung iniwan. Tapos dumrive yan, tingnan niyo naman depesa ng Ateneo. Pinaliwanag ko na to dati, di ba? Yan yung combination man-to-man zone na ginagawa ng Ateneo. Pero para madaling i-explain, isipin nyo na lang para sila nagpapatintero every time merong sasalaksak. Kaya nag-aawa na nga, oh. Ayan, oh, tingnan nyo uli yung trap dito, oh. Solo lang yung tao na yan, tingnan nyo, iisa yan, di ba? Tapos tingnan nyo, biglang may sumulpot na double team. Maganda yung ginawang pass dyan, oh. Nag-rotate na naman yung depensa ng Ateneo, pinasa na naman sa corner, at siya rin yung nag-close out, ayos yan. Dito pa lang mga tol, no? Sa umpisa pa lang eh, kita mo na kagad eh. Malaki talaga yung agwat ng skills at preparation ng Ateneo tsaka Indonesia kaya nagkatambakan eh. Pangalawa, yung 3 points sa fast break na ginagawa ng Ateneo, dalas ko nakakita eh. Parang every time magpa-fast break yung Ateneo, ayan tingnan nyo, tatlong asul yan, di ba? Tingnan nyo yung nasa gilid, saan pumunta? Sa corner pareho pumunta, tapos tinira na nga sa 3 points, patay ka dyan. Parang Korea mga tol, no? Ayan o, 3-on-1 fast break na naman yan. Sa corner 3 points na naman nagpuntahan, no? Doon na naman ipinasa, patay na naman. This shows yung kumpiyansa ng Ateneo sa 3 points, no? Ayan, tingnan nyo, fast break na naman, no? Parehong corner, meron na naman, no? Open na naman tuloy, patay na naman. So, ang tanong ay, gusto ko ba to? Oo naman. Ganito rin kasi yung ginagawa ni Heading dati sa Gilas, di ba? Again, mga tol, ang Pilipino, hindi katangkaran. So, nasisari talaga tong ganito, eh. At isa pa, yung spacing sa fast break, mas maganda syempre, di ba? And corner 3 points na naman sa fast break, oh, patay ka na naman. Pag fast break kasi, normal na takbo ng player kapag bumababa tayo, papunta sa gitna. Tulad yan, ayan, natingnan nyo. Eh, nakapwesto na lang sa 3 points yung Ateneo, patay ka na naman dyan. So ngayon, imbis na magsiksikan sa loob yung depensa sa fast break, mapipilitan tuloy silang lumabas ng konti. Kaya mas nagiging posible ngayon yung mga ganito sa fast break, oh. PM is the key as the spacing is the key palagi. Tapos yung ginagawa rin Ateneo mga tol, nagsiswitch sila sa side na ganito, ayan, tingnan nyo, oh. Pero eto ha, itong switch na to, nag-iisip tong switch na to sa side ha. Hindi yung basta-basta nagsiswitch lang eh, tingnan nyo, oh. Ang ganda bara niya, no? O yan pa isang switch na ginawa nila, oh. So bakit ko ba sinabi na nag-iisip? Ito sample mga tol, oh. Hand off sa corner. So ang gagawin dapat, mag-switch dapat, no? Pero tingnan nyo, oh. Imbis na mag-switch, nag-contest na lang siya na ganyan, no? And then ang ginawa pa nilang isa, dinidinay nila palagi yung pasa sa ibabaw na ganyan. Kita nyo yung pwesto na yan ng depensa, oh. Okay pa, tingnan nyo, tingnan nyo yung pwesto ng depensa sa top, oh. Talagang dinidinay nila eh. So hindi tuloy may pasa dyan, isinilaksak na lang tuloy. Ayan yung patintero defense, ayun, baon sa pansitan. Yung ginagawa nilang ganyan mga tol, yung deny sa top, sa tingin ko ha, para basagin yung opensa ng kalaban. Kasi maraming plays, dyan sa top nagsisimula eh. So hindi tuloy may pasa dyan yung bola, kaya sinasalaksak na nila, broken play na eh. Okay pa, tingnan nyo, oh, deny nila, diba? Okay pa, oh, aakit yung isa. So ang ginawa nila, nag-switch na lang sila para i-deny na naman nila yung top. So hindi may pasa sa top yan, edi sinilaksak na lang, ayun, tapaw ng sabaw. Tapos yung isa pang napasing ko, yung bihirang-bihira talaga nag-dribble eh. Isa hanggang dalawang dribble lang, pasa na kagad, no? Gumalaw ka, off the ball, pumwesto ka sa tamang pwesto, ipasa mo, gumalaw ka na naman, ganun. Very European na play, no? Social, very European, o diba? Kunyong-kunyong datingan ko dun, no? Nakasona din kasi yung Indonesia kadalasan, pero with good understanding ng gagawin ng Sona tulad yan, iipit yan sa gitna kasi may nagro-roll eh. So pinasa tuloy sa wing, nag-close out tuloy, pero yung nag-roll, imbis na pamunta sa ilalim, pumunta siya sa abangers area, ipinasa tuloy sa kanya, ayan, lusot na oh. Ganito yung maganda talaga eh. Tingnan mo kasi dapat yung ginagawang reaksyon ng depense eh. Ayan, tingnan nyo, same play lang halos yan oh. Meron na namang screen sa ibabaw, tapos roll sa gitna, iipit na naman ngayon depensa dyan, pinasa tuloy sa cross court, pot 3, patay ka dyan. Isa, dalawang dribble lang, titigil na talaga nila, lalo't may depensa, di ba? Papasa na nila kagad eh. Magre-react na naman ng depensa, papasa na naman nila, libre na naman tuloy, patay na naman, basic na basic lang, no? At dahil sumusona rin yung kalaban, maraming pagkakataon, ganito yung pwestong ginawa nila eh. Meron sa gitna at meron din sa abangers area. Ayan, tingnan nyo, tinanggap na naman sa gitna, di ba? Meron din sa abangers area, tapos gagalaw ngayon sila. Hinandop yan, open yan, patay ka dyan.
Very simple basic play to na from Abangers area, kakat ka naman ngayon papunta sa gitna. Na yung kakampi mo naman na nasa ibabaw kanina, siya naman ngayon pupunta sa Abangers area. Palitan laki ng pwesto ha. Tapos kung sa atin kapag napasahan tayo sa gitna ganito no, kadalasan tinitira na natin dito eh. Pero yung depensa kasi sa ibabaw, ang normal naman na reaction yan kapag pinasa mo sa gitna yung bola, ganyan, tingnan nyo oh, lumilingon diba? Eh syempre nasa likod nyo yung pinasa eh. Yan sandali ang paglingon na yan, yan naman ngayon yung target ng ganitong cut sa ibabaw. Kung mapapansin nyo mga tol no, this is a very similar play do sa pinch post na play ng Chicago Bulls dati eh. Papasa sa may free throw yung bola, tapos biglang kakat pa ilalim yung nasa ibabaw, ayan tingnan nyo oh. Siyempre naman, butas ng zone yung gitna palagi. Eh si Kim Cho, tingnan nyo, nag-react ngayon defense sa gitna, libre tuloy ang corner, nice pass, pero pinas pa ulit, binato na, ayun, balibag tayo naman. Basta ang idea dito mga tol, kapag merong umilalim papunta sa Abangers area, yung kanina namang nasa ilalim, siya naman ngayon yung pupunta sa gitna na ganyan, palit pwesto lang kayo dito eh. Actually mga tol, hindi masyado madalas gumamit ng play yung Ateneo dito eh. Ang ginawa lang nila dito, read and react lang sa ginagawa ng depensa, spacing at proper positioning lang, at basics lang yung ginawa nila dito eh. Ito lang yung bihirang pagkakataong nakita ko nagplay sila eh, parang Spain pick and roll to oh. Pero imbis na sa ilalim nang gagaling yung screen sa roller, sa side ngayon nang galing yung screen, pero same idea lang to ng Spain pick and roll eh. Isa pa mga tol no, yung depensa ng Ateneo sa loob, sabi ko nga dati pa, 'di ba? Patintero 'yan eh para madaling maintindihan, 'di ba? Iipit sila sa gitna, masikip sa gitna, hahabol ngayon sa close out sa labas. At yung depensa nila, talagang constantly gumagalaw palagi eh. Nag-a-adjust ng pwesto no at masipag talaga eh. So masikip talaga yung gitna nila palagi. Well, para sa akin, ito naman talaga yung dapat, tulong-tulong tayo palagi lahat sa loob eh. At kapag nakita mo yung kakampi mo na iwan sa depensa eh, tumulong ka ngayon kagad sa gitna na ganyan tulad niya no. So every time merong sasalaksak ngayon sa gitna, ipit palagi ang ginagawa nila eh. Isa pa yung sipag nila sa depensa, hindi talaga nagbabago buong laro kahit natambak na yung kalaban eh. Sana all masipag dumipensa at mag-close out no kahit lamang na no. Hindi tulad ng iba dyan, learning experience lang daw yung habol eh. Masipag yung depensa rin nila kasi kung mapapansin nyo no, mabilis din yung palitan nila ng tao eh. Kaya laging fresh legs palagi eh. Wala kang makikita parang hinihika na kagaya dati ni Miriam Cabau natin sa Gilas no? Uy, kita niyo ba yun? 53 na yun lamang dito mga tol ha? Dumadive pa o ilan ang huli mo tol? At panghuli mga tol, nagustuhan ko yung sinabi ni Coach Tom sa larong ito eh. May pahaging siya sa larong ito eh. Sabi niya dito, we have to respect every opponent. We have to believe that every opponent comes to play their best against us. And we have to be prepared to be at our best. The only reason to play these games is to win these games. Aray, besh, ang sakit naman. Parang kay Coach Chot ata to, mga tol, no? Tagos sa buto, ang sakit eh. Sana all gusto prepared, di ba? Hindi 1 to 2 weeks preparation lang eh. Sana all laging ang target, manalo. Hindi yung iba dyan sinasabi, hindi naman daw kailangan manalo sa Lebanon eh. Sana all, no, yung best nila palagi yung gusto nilang ibigay. At didiretsuhin ko na, sana all si Coach Tab yung coach, hindi si Coach Chot. Ang laki talaga ng pagkakaiba eh. At sana all medyo wa yung iba dyan, tigang na tigang na eh, no? Sana all! Uy, napakimagas, mag-like kayo mga hita ni Coach Chot.